doon sa Basila noong 2000, ang karanasan ko doon ay yung pinasok namin yung punong Muwadji. Bago ako nakarating sa punong Muwadji, yung tropa namin nandoon na sa taas. Na bagsakan sila ng 105, kaya ang daming na wounded, kaya ako isa sana i-replace doon sa tropa na wounded. Nung na-replace na kami doon, paano kayo nag-umpisa? Pagdating namin doon sa pinagtatambayan ng tropa, ay nakatambay pa kami ng mga 2 gabi doon, preparasyon para pasukin namin yung punong Muwadji. Kaya yung ginawa ni Colonel Caldillo noon, pinaiwan lahat ng mga pagkain, tubig, yung pinadala lang talaga sa amin is bala lang talaga at saka yung personal namin na mga gamit gaya ng mga malong at saka duyan. Sa nang gabi na yon, ginapang namin yung target. Ilan kayo? Bali, 3 kumpanya at saka 1 batalyon. Nung ginapang namin yun. Nung gabi nyo na naggagapang pa lang kami, yung mga iba namin kasamahan, nahulog pa sa bangin yun eh. Anong position mo doon? Yung position ko doon is gunner. Sa kumpanya namin, kami yung leading section sa pagpasok. Kaya nung ginapang namin ng gabi na yon, hanggang sa inabutan ng magdamag, kami yung unang naka-upi sa kalaban. Nung naupihan namin ang kalaban, nakadikit kami ng mga 10 meters. Mga 10 meters yung estimated ko. Anong ginagawa nila? Yung ginagawa nila, nakaupo sa barricade, nagpupunas ng mga baril. Sa makita lang namin, sa posisyon namin, yung nasa harapan na, yung nasa gilid, hindi na namin napansin yun. Yung sa harapan namin, hindi siguro bababa ng mga 7 na nakapatong doon sa ano. Tapos maingay na yung nasa ilalim ng running trenches nila. Kampo yung kampo? Ang kampo. Nung napansin namin sila, nag-halt kami. Kasi hindi naman pwede na diretsoy namin eh. Nakikita namin yung mga wire na inaasahan talaga namin na landmine yun. Kaya nag-halt kami, stanto, humingi ng instruction sa battalion commander. Yung advice ng battalion commander sa amin, kung kaya ba namin, nang nag-decide na yung battalion commander na i-skirmisher yung tropa. Pero dahil sa ridge na makitid lang, nahihirapan mag-skirmisher yung 2 team. Kaya siksikan yung pag-skirmisher namin. Hanggang sa naapakan ng kasama namin yung patay na kahoy, nabali. Nung nabali yon, kami pa yung naunahan. Naunahan ng putok. Sa habang pinaputukan kami, wala kaming magawa kundi gumapang lang na maghanap ng cover. Gapang mapunta doon sa mga puno, yung ibang kong kasama, ganun din. Tapos makikita, mapapansin mo talaga sa gilid mo na pag tinamaan, gulong talaga doon sa baba. Gulong. Ang dami. Ang daming natamaan na gumugulong lang talaga sa baba. Hindi na namin pinapansin yun. Kasi yung sinisiguro din namin na kami ay hindi rin matamaan. Kaya halos umpuk-umpukan kami sa mga puno ng kahoy, bato, na naghihintay kung kailan mag-ano yung putok ng kalaban. Kumukuha kami ng tsimpo na makaganti man din. Sa bandang huli daw, medyo nakasilip na kami ng kuan na humina na yung putok nila, saka kami nakaganti ng putok. Kaya sinabayan namin yung putok nila. Nung binanata namin dito sa harapan namin, pinamaneuver ni Batcom yung isang kumpanya dun sa gilid din namin, yung 19 company. Pag maneuver ng 19 company dun sa gilid namin, doon pala mas marami pa pala doon.
Kaya ang daming, mas lalong nadagdagan yung mga wounded namin. Na hindi pa man lang kami makaganti sa unang araw namin na inkwentro. Kasi kami yung naunahan. Mapapansin mo na lang yung mga tropa, may sumisigaw na may tama na ako. Kahit sino siguro doon, makaisip na parang maubos na lang kami doon eh. Pero dahil sa tatag ni Colonel Caldejo, nagkuman siya na walang atras, hold the line. Kaya doon, nagkipag-hold the line na lang kami doon. Pinagtiyagaan namin yung puno na may dalawang tao, tatlong tao na nakatago. Tapos, continuous yung bakbakan hanggang sa... nagsimula ng alas 7 yata yun, hanggang alas 4 ng hapon yung nakisabay pa ako sa tropa. Pagdating ng alas 4 ng hapon, tinamaan din ako sa hita. Kaya nung tinamaan ako sa hita, hinila ako ni Lieutenant Dilag na ibalik sa puno doon sa pinagkukubira namin. Nung nakabalik ako doon sa puno, tinalian namin yung sugat ko at pinaupirit niya pa ako ng 60 ulit eh, hangga't sa patuloy na bakbakan hanggang nag-aalas 6 ng hapon. Pag alas 6 ng hapon, edi siyempre doon nakatabi-tabi man lang kami. Nagbitaw ng salita si Lieutenant Dilag na kahit ano pa ang mangyari, hindi daw kami maghiwa-hiwalay. Kaya doon, naitanong ko kay Lieutenant Dilag na, "Sir, paano ako? May tama ako, sir eh. Buti lang sa, buti kayo, sir, eh, wala. Di ako, may tama ako." Kaya ang kuman sa akin ni Lieutenant Dilag, "Jim, ano kaya kung gumapang ka na lang, bumaba ka papunta doon sa mga wounded sa baba, doon sa batalyon?" Sinabi ko naman kasi, paano ako makakwanser? Madilim na. Kasi ano na talaga madilim. Gawin mo lang ng paraan na gumapang ka. Kaya wala akong magawa kasi may tama na ako. Hindi na rin ako makatulong doon sa kanila kung sakasakali mag-anuhan sila doon. Gumapang lang ako pababa. Sa pag-apang ko pababa, hindi ko talaga naabot yung pinagtatambayan ng mga wounded dahil sa dilim na talaga, tapos bangin yung kabilaan. Kaya yung ginawa ko, naghanap na lang ako ng ano, yung bato na makubiran. Yung bato pala na nakapa ko ng ganon, akala ko safe na ako doon. Safe na talaga ako. Kaya pumasok ako doon. Pagpasok ko doon, mga banda alas 8 ng gabi, may tinamaan naman ulit, gumagapang, naghihingi ng tulong. Kaya tinawag ko, na dito, dito, sip tayo. Pumunta siya doon sa akin, dalawa na kami. Mga banda alas 10 ng gabi, mayroon naman, gumagapang, humihingi rin ng tulong. Tinawag ko ulit, pinasok pa rin doon sa pinaglalagyan namin. Yun pala yung tinaguan namin, kinabukasan, grabe pala kataas ng bangin. Taas, grabe kataas yung bangin. Ako lang yung hindi makalakad kasi may tama na ako sa paa. Namamaga na yung paa ko. Yung dalawa, mabilis na naka-exirda pag alam nila na bangin. Ako ang naiwan doon. Kung hindi ako hinanap ng kabats ko, hindi pa ako natagpuan doon eh. Hinanap ako ng kabats ko na si Sumsyo. Hinanap niya ako. Nagtaka siya ba't nakarating ako doon sa pinagtaguan ko na bangin na yon. Grabe kataas na bangin siguro. Taas. Ano talaga, puro bato-bato yung ilalim. Hinila niya ako sa pangalawang araw na yun. Hinila niya ako, kinuha niya ako, dinala niya ako doon sa mga wounded. Doon, kinabukasan, doon ko nakasama yung mga wounded na ang dami na, sobra na 30. Tapos, tatlo na yung patay namin. Sobra 30. Pagdating namin doon sa mga wounded, doon, gumpukumpukan kami sa likod ni Batcom, ni Colonel Caldejo. At panay ang kuman ni Colonel Caldejo na continuous talaga yung ano, yung bakbakan. Tuloy ang bakbakan, inabutan pa ng hapon. Padagdag, parami-parami ang mga wounded na gumagapang pabalik doon sa amin. Inabutan ng pangatlong araw. Pag abot ng mga pangatlong araw na,
Saka pa namin yun na kuha yung punong waji na pinamunuan ni Lieutenant Dilag, yung nagbuo ng suicide team. Dahil paubos na rin yung mga bala namin noon eh. Lahat kami ng mga wounded, pinagkukunan na ng mga bala. Wala na kami, wala na mga bala na natira sa amin, pinagbibigyan na kami ng tig-iisang magasin. Mga granada, kinuha lahat. Kasi yun na lang talaga yung paraan namin na makuha yung punong waji. Kaya, nung makuha namin yung punong waji, doon, nakaakyat kami lahat. At naiba kami ng mga wounded na sumubra pa yata ng 40 wounded na yun eh. Pagdating pa namin doon sa taas na nakuha na namin, hindi pa nakisama yung panahon dahil umuulan. Nandiyan na yung chopper, hindi pa makababa-baba dahil nusiling. Kaya inabutan pa kami ng hapon bago naibak. Yun yung karanasan namin doon sa punong Mwaji. So, result of encuentro, Sergeant, ilan ang recover niyo? Ilan yung patagabar niyo kanina? Yung na-recover? Sa ano namin na, ano, wala kami may nakuha kasi nakatakbo sila lahat eh. Kahit yung body count nila, dala-dala nila eh. Yung nakuha lang namin doon, yung bigas na, siguro, mga hindi bababa sa 50 sacks, dalawang TB, at saka yung generator nila. Tapos sa inyo? Sa... Ilan wounded lahat? Sa amin? Sa 11 company. Halos mapindon yung 11 company noon eh. Kunti lang talaga ang naiwan noon. Na hindi wounded. Nakuha talaga namin. Sa mano-mano na paraan. Eh, hindi naman pwede na pabagsakan ng mga ano yun kasi ang daming ano hostage. So lessons learned mo doon sa gen? Lessons learned. Yung lessons learned ko doon. Ah, talaga yung parang yun pa naman yung first encuentro ko talaga na ganun ka grabe kahit na sino yung mga karaanan na sundalo noon hindi nila naranasan daw yung ganun na gira na aabot sa 3 araw. Yung mga lesson learned ko doon, sana kung mangyari man yung ganun, pakinggan din sana yung mga NCOs kung ano ba ang maitutulong nila. Sa pagpalo sa isa ka team, nakaapak yung isa sa kanila ng kahoy na ano, marupok. Kaya napansin kami. So dapat pala, hindi na yun pinilip. Kung apaka namin na hindi na pinapalo yung isang team, isang tao lang talaga ang makaputok. Kasi yung reds, pag ganun eh. Pag ganun yung reds, dito man kami nakapatong. Isang tao lang talaga ang makaputok. Kaya yung ginawa, pinapalo yung isang team dito. Para magiging, mag-skirmisher din siya para makadepensa rin ba, makatulong. Ikaso lang, hindi pa nga nakapalo ito, na-compromise na, nabali yung kahoy na naapaka ng tropa, naunahan kami ng puto. Kaya yung ginawa namin, nagkanya-kanyang gapang na lang kami sa mga puno-puno, bato, para makatago man lang. Doon na nag-umpisa yung bakbaka na kami yung inuupakan, hindi kami makaganti ng puto kasi wala eh, yung ang magawa lang namin doon talaga, maghanap ng cover eh. Doon, dapat, oh, dapat sana hindi na compromise yun. Kung pwede lang sana na hindi na compromise yun, medyo maka ano pa sana. Kaso lang ano eh, na compromise ka agad eh. Kami yung una naka-OP, kaso lang kung putukan man namin, isang tao lang makaputo kasi naka-line permission kami sa Reds. Tapos yung iba, nasa bangin-bangin pa, nakakabit-kabit pa sa mga ano yun, yung ugat-ugat ng mga kahoy. Kaya yung ginawa namin doon, ipinapalo naman lang ito kahit papano, ano man lang sana makatulong. Pero kaso lang, na-compromise eh, nahata kami kagad at kami yung naunahan na inupakan.
Yun lang talaga yung masasabi ko sa karanasan ko sa encuentro sa punong Muadji. As a senior NCO, ipakita ko sa